Magandang araw sa inyong lahat, guys. So ito nga pala, guys, yung pinost ko no isang araw na Mitsubishi Montero na pinabili sa atin ng client natin. Tapos inayawan niya dahil sa dalawang issues na na-solve naman na natin. Yung rehistro tsaka yung nawawalang susi. Tapos, syempre sa post natin maraming nag-comment. And isa sa nag-caught ng attention ko is yung comment ni Sir Eto, yung sabi niya. Malamang kaya nila hindi na tinuloy ang pagbili ng sasakyan na yan dahil sa nawawalang susi ng sasakyan na yan. Ang iniisip nila ay pwede makahanap yung sasakyan na yan sa pamamagitan ng nawawalang susi. Hindi sila naniniwala na napadelete mo yung nawalang susi. Siyempre, may point naman si Bossing. Siyempre, baka nga naman nagdududa si seller kung totoo na napadelete ko yung nawawalang susi. Pero eto mga Bossing, kapag meron tayong kahit konting doubt, ako willing po akong ipakita sa inyo at patunayan sa inyo na yung doubt ninyo is na-solve ko na rin po. Bukod sa na-solve ko na yung problema, is kaya ko rin naman pong patunayan sa inyo na hindi nyo ako dapat pagdudahan. Kasi dito, halimbawa, di ba? Iniisip, baka hindi ko daw na-delete yung nawawalang susi. So eto, gamit kasi ang scanner. Sa mga Mitsubishi kasi, kailangan gumamit pa ng scanner para malaman kung ilan ang nakaprogram na susi sa system. Hindi kagaya nung Everest ko na yon. Kahit wala kayong programmer, makikita ninyo kung paano malaman ilan ang susi niyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Focus muna tayo dito kay Mitsubishi Montero. Paano makita? Bali, ito nga pala yung kanyang susi. Dalawa. Wait lang ha. Ipapakita ko muna sa inyo kung ilan yung nakaprogram na susi. Ito yung scanner natin. Lagi ko yung ginagamit sa lahat ng videos ko. So nakakonekta na yung dangle niya. Ayun. Yung pula na yun. And in-scan ko na para mas mapabilis. Kung makikita nyo sa system, ayan, meron tayong KOS, IMO, keyless, immobilizer natin yan. KOS, keyless, keyless operation, yan na rin yun. Tapos ito, read data stream. Yung scanner na to, guys, ginagamit ko para malaman kung na-tampered ang mileage. And also, malalaman nyo rin dito kung ilan ang kanyang susi. Ayan o, memorize KOS keys. Keyless operation system keys. Okay. Nakalagay dalawa. Okay? Dalawa. Ayan, dalawa. Okay? So, patayin ko ha para makita ninyo. Paano ba gagawin ko? Ayan. Wait lang. Ilock natin. Makikita ninyo na itong dalawang susi na to ang may kakayahan para ilock and unlock yung aking kotse. Ito munang isa. Lock. Nakita nyo, sumara. Unlock. Bumukas. Tapos, ito namang isa. Ayan. Lock. And unlock. Okay? So, ang gagawin natin, syempre, hindi lang naman dyan ang keyless entry. Okay? Ito na muna gawin natin. Iwan natin dyan yung pagpapastart ng sasakyan. Ayan. Wait lang. Mali ako ng pinasukan pinto. Wait lang. Ayan. Hapakan natin yung preno. Start. Ayan. So makikita nyo, nag-start siya kaagad. Pagpasensyaan nyo na, guys, hindi ako ganyan mag-push start. Pero dahil sa video na to, minamadali ko lang. Ayan. Ito yung unang susi, gumana. Yung may keychain. Okay. Ito ngayon yung walang keychain. Ayan. Okay. Apak preno. Kaya pinahirapan ko sa kilid ko, di ako dumaan sa kabila. Kasi ako, guys, gusto ko... Ayan. Wait lang. Ayan. Gusto ko kasi mawala yung duda nyo sa akin. Kasi nga, para sa akin, mahalaga yung reputation ko. Yung kumita, is second na lang yun. Pero yung reputation ko, yun yung pinaka-iniingatan ko. Ngayon, marami magtatanong, uunahan ko na, Sir, paano naman namin mapapatunayan na yung nawawalang susi, hindi na nga niya kaya paandarin or buksan yung sasakyan. Okay, so unfortunately, wala na akong extrang susi para sa Montero. Kasi nagamit ko na rito. Isa lang kasi ang spare ko bawat sasakyan. So, kailangan ko pang order. Ngayon, for demonstration, gagamitin natin yung Everest ko. So, dinala ko yung mga susi niyan. Wait lang. Ngayon, dito ko naman i-demo yung sa susi. Okay? Siya ngayon muna, papakita ko muna sa inyo yung tatlo nating susi. Yung dalawa, merong keychain. Yung isa walang keychain, ito yung nabili ko lang sa Lazada. Tapos tignan nyo yung itsura nya kumpara doon sa dalawang original. Wait lang, ay bababa ko lang para makita ninyo yung difference. Ayan, yung original kasi, guys, maganda yung pagkakagawa ng kanyang mga ano, mga icons. Yung isa, iba itsura eh, oh. Parang
paint lang siya, pero ito kasi naka-emboss pa. Kaya kayo makikita nyo, mas maganda yung pagkakagawa. Tapos, bukod sa wala siyang keychain, na palatandaan nyo, nasa likod may butas. Yung dalawang original, walang butas yan. Okay? So, ito, wala pa tong kakayahan na i-unlock and i-lock yung pinto. Wala. Okay? Pero yung dalawa, syempre meron. Unlock. Ayan. Lock. Ay, pinto pala yun. Lock. Okay. Tapos, ito, ganun din. Unlock and then lock. Okay? Ayan, so nandito na tayo ngayon guys sa ating loob ng ating Everest, and ito yung ating mga susi. Basta tandaan nyo, itong dalawang merong keychain ang original dyan. Tapos ito, para makita ninyo, gaya na sabi ko kanina, sa Everest namin, hindi na namin kailangan ng scanner para malaman kung ilan na nakaprogram na susi. Sa manibela lang, kung nasa display, punta lang kayo sa settings. Tapos Mikey status, makikita nyo 2 admin keys, okay? So, dalawa lang. Okay, itong pangatlong to, hindi talaga yan gumagana, di ba? Ngayon, ang gagawin kong 3 ngayon na susi namin mga bossing, okay? Para mapatunayan sa inyo na, tapos gagawin ko, i-delete ko to, yung pinaka-original. Yung original na susi, i-delete ko. Para makita ninyo na yung replacement na yung gagamitin ko na susi rito. Yan guys, so nakapag-program na ako ng susi. So hindi ko na lang pinakita sa video kung paano ko i-program para medyo umikli. Pero may mga video ko niyan, nilalagay ko na lang mamaya sa comment section kung paano mag-program ng susi, ha. Pero sa mga followers ko, alam na nila. Ngayon papakita ko sa inyo na 3 na ang susi natin. 3 na. Okay? 3 na. Settings, Mikey status. Ayan, 3 admin keys na. So, syempre, since 3 admin keys na yan, labas natin itong dalawang original. Yung isa na lang ang itira natin dito. Labas tayo sandali. So, ang ginawa ko guys, nilabas ko muna yung dalawang original key doon. Ito yung ating pinrogram. Yan, walang keychain, tas may butas. Tignan nyo guys, kaya na niyang pa-startin ngayon itong ating sasakyan. Ayan, nag-on. And, syempre, start. Okay, nag-start na siya. Wala nang problema, di ba? 3 susi natin. Ito. 3. Mikey, 3. Ngayon, ang gagawin natin, gayahin natin yung ginawa sa Montero, kunyari na wala ang susi. So, meron akong extra key. Ito ngayon, yung ititira natin, tsaka yung isa. Wait lang. Pamili tayo ngayon. Kasi parehong original key to. Ito na lang mga boss. Itong isang to, yung merong keychain na pabilog, tapos pa number 8, tapos may Ford. Itong isa, tandaan nyo, wala to ha. Ito, i-delete natin, original key to. Halimbawa, ito ay nawala. Okay? So, labas na natin yan. Ilabas na natin dahil hindi na nga natin gagamitin yan. Ito, yung dalawang susi ngayon na ipoprogram natin. Di-delete natin yung nawawalang susi. Mayiging dalawa ulit to. Yan, so tapos na ako mag-program guys. Ito na, pakita ko na sa inyo ha. Wait lang. Tandaan nyo yung isang original key, ayun, dinilit natin ha. Dinilit natin. Okay, so makikita nyo rito. Original key natin, ay Mikey status is 2 na lang. 2. Okay, pakita ko muna sa inyo na gumagana itong 2 pa na ba. Iwan muna natin yan. Lagyan natin dito sa baba yung isa. Yan, para di ma-detect. Tapos, start nga natin. Okay, so nag-start to. Nag-start. Patayin natin. Ito naman, yung replacement, galing Lazada. Start natin. Okay. Okay, patay na natin. Ngayon, ito. Ito na. Wait lang, ilock muna natin. Yan, nakalock na. Ngayon, kunin na natin tong replacement. Ay, yung original kanina. Pero, dinilit natin. So, example, ito yung nawawalang susi. Ito. Ayan, makikita nyo yung keychain niya na number 8. Tapos, original key yan. Walang butas dito. Ayan, makikita ninyo. Unlock. Ayaw na niya. Ayaw na niyang mag-lock and unlock. Kasi, na-delete na siya sa keyless entry. Okay? Ngayon, dali lang. Para makapasok tayo. Unlock muna natin. Okay, ginamit natin yung isang susi. Ngayon, ayan pa rin. Yung deleted na susi, ulitin ko, deleted na susi, andun sa labas yung dalawang newly programmed na susi. Ito, susubukan natin mag-start. Ayaw.
Ayan o, no key detected. Pero nandito siya sa loob. Guys, original key. Ito ha, original key. Ito, original. Okay, so ayaw niya o. No key detected. Kaya't alam bes kung pindutin. No key detected. Ganun yan mga boss. Once na madelete na, is hindi na niya kayang buksan at paandarin yung sasakyan. Ano na lang yung kaya niyang gawin? Siyempre mga bossing, wait lang, lock natin. To. Ano na lang yung kayang gawin itong susi na to? Kasi nga guys, siyempre, meron pa rin niyang physical key. Ito, hinugot ko yung physical key niya. Pwede pa rin nating buksan. Ayan. Ayan, nabuksan natin, di ba? Nabuksan natin. Tapos, subukan nating start. No key detected pa rin. Kaya na lang niyang buksan yung loob ng inyong sasakyan. Kaya nga lagi nating sinasabi, huwag nag-iiwan ng mahalagang gamit dito sa loob ng ating sasakyan. Kasi kaya pa rin na niyang buksan yung ating mga pinto. Kasi mayroon siyang physical key. Okay?